Hi mga mare, andito kami ngayon sa Jollibee, kasama ko yung mga tropa ko. At andito din si Kuya, yung asawa ni Marimar, and si Dong din, pinapunta ko dyan kasi dyan na kami maghapunan. Bigla ang pangyayari lang to, naisipan lang to namin habang naglalakad kami pa uwi kasi nga mga galante yung mga kliyente namin that time. Charis lang. At yun nga, pagkatapos namin kumain, umuwi na sila at kami, dumiretso kami sa Carrefour kasi namimiss na ni Dong pumunta dito. Charis lang. At nung kinabukasan nga, pag-uwi namin ni Kumaring Nicanor, dumiretso kami dito sa sentro kasi may titingnan kami mga mare. Mura lang kasi dito yung mga damit nila. Pero mas mura pa din sa day-to-day, the best doon. At ito na nga, napaselfie ako sa bagong hair ko kasi pinaggupitan ko na kasi mukha talaga daw akong lola sa long hair. Hindi ko talaga siya kayang panindigan. At andito na kami mga mare. Mukhang mall dito banda. Kasi nga daming mga pagpipili ang mga outfit. At syempre dito kami sa may pantalon. Kasi nga ang pantalon kong ginagamit, yung favorite kong pantalon ay sobrang sikip na. Sobrang hirap kasi talagang mag-diet. Nakakaloka. Kaya ngayon, naghahanap ako ng pantalon na medyo malaki-laki. Para makakain na ako ng maayos. Kasi kung yun ang pantalon na gagamitin, laging pagda-diet na lang ang niisip ko. Lalabas nga kami ni Dong. Ayaw ni Dong mag-elevator. Gusto niya kaming mapagod dalawa. Wala yata tong trabaho si Dong kanina kasi gusto niyang magpagod ngayon. Dinamay pa ako sa trip niya. Alam niya naman na lagi akong pagod. At andito na nga kami sa ground floor. First time namin dyan gumamit ni Dong ng hagdan. Mula sa third floor to ground floor. Ito na nga, pupunta kami sa bahay nila Marimar kasi naiwan ko yung headset ko. Di off pala namin ni Dong kinabukasan kaya kailangan ko yun kasi nga music is life sa akin. Naiwan ko kasi yung sa shop namin tapos yung cashier yung last na andoon, pinadala ko na lang sa kanya kasi nga malapit lang naman ng bahay nila sa akin. Kaya pupunta namin ngayon ni Dong. Naglalakad nga lang kami papunta sa bahay nila. Yung building pala nila ay yun din yung pala yung old building namin dati. Nasabi ko na yun sa previews kong mga video na dyan kami tumira banda. Mura lang talaga dyan banda kaso lang yung mga kabahay ko dati ay umalis na. Yung pinsan ko ay nasa Pinas na ngayon. Kaya nag-move na din kami nito. Medyo gutom na nga dyan si Dong kasi hindi pa kami kumain. Kasi every Sunday night, hindi talaga kami nagluluto nito. Kasi nga, yun ang pahinga namin. At nandito na nga kami sa bahay nila Marimar. Dito din ako tumira dati nang wala pa si Dong. Medyo matagal din ako dito. Noong pandemic time, mura lang yung binabayaran kong bed dito. Nasa baba yun. 500 lang. O, diba? Mura lang siya. Kaso lang, limitado yung space. Kaya, iyon, tiis muna kasi nga mahal dito pag gusto nyo sa malawak na space. Kaya andito nga ako sa room nila Risa ngayon. First time ko tong nakita, hindi halatang favorite ni Risa yung pink. Ang daming pink na gamit dito banda. Hindi niya ako ininbita pero bukas kasi yung room niya kaya pumasok na ako. Charis. Akala ko siya lang isa dyan pero andyan pala yung friend niya. Nakakaya naman. Dati pala mga Pilipino kami lahat dito nakatira. Pero ngayon may mga ibang lahi nang nakatira dito. Indiano pala dito yung may-ari ng room na to. Ito na nga, kakain na si Dong, pero shawarma lang naman ang kakainin dyan ni Dong. At ito na nga, kunwaring namimili ng o-orderin, pero chai lang naman ang o-orderin ko dyan. Kunwaring busog ako that time, pero mamaya yan sa bahay, kahit anong makikita ay kakainin. At damiretso na din pala kami dito ni Dong sa sentro. Andito na naman ako kasi nga, bibili kami ng maliliit na baonan. Lagayan ng sauce, kape, at saka asukan. Si Dong na nga ang pinapili ko kasi siya naman ang gagamit. Ayaw niya kasing magdala ng madami kasi mabigat daw sa baonan niya. Medyo malayo kasi yung trabaho ni Dong kaya ayaw niya magbitbit ng mabigat. Ang ganda dito mamili ng gagamitin pang souvenir. Pag may mga kasal-kasalan dyan banda, punta kayo dito. Madaming pagpipilian na gagamitin pang souvenir. Andito na din pala kami sa second floor. Andito ako kagabi. Andito na naman ako ngayon. Kakaloka. Kasi gusto ni Dong bumili ng short niya na pang paso. Ayaw niya kasing mag-uniform papunta sa trabaho niya. Maganda din pala yung mga short ng panglalaki dito. Kaso lang medyo may pagkakamahalan compared sa day-to-day. Doon kasi 10-10 lang. At syempre ako, nagsukat-sukat na din pala
pala ako dito ng mga sandals nila kasi may mga cute na design sila dito. Iniwanan ko na din pala si Dong doon na namili kasi medyo matagal siya mamili. At syempre ako dito, nagunwaring bibili ng sandals pero nagsusukat-sukat lang din pala ako dito. Yung mga ganitong design, nakikita ko to sa Shein. Basta nakita ko yung mga ganitong style kaya sinukat ko na din ang ganda niya. Pero medyo malaki sa akin, buti na lang hindi ko masya kasi kung kasya yan, baka magulo na naman ang isip ko, baka mabili ko siya. At ito din, nakita ko din to sa Shein. Medyo mahal siya doon, pero dito, 35 lang ang ganda niya. Pero, hindi ko muna siya bilhin kasi nga, wala man akong lakad na paggamitan yan. At ito din, maganda din to. Gusto ko din to kasi pa-square yung nguso niya. Ayan, diba? Pa-square siya, ang ganda. Kaso lang, medyo mataas yung heels niya. Alam niya naman, hindi ako magamit ng mataas na heels kasi nga, antangkad ko na kasi. Confident na ako sa katangkaran ko, Charis. Buti na lang, hindi ko siya nagustuhan. Otherwise, mabili ko na yun. At ito pala yung mga sandals nila. Mas madaming pagpipilian ng mga flat sandals dito. O, diba? Iba't ibang design at iba't ibang kulay. Kaya, malilito ka talaga dito pag mag-shopping ka. At ito na naman, may nakita na naman akong maganda. Buti na lang, malaki siya. Walang kasize ako dyan. Ganito talaga mag-shopping ang walang budget. Nagdadasal na walang kasize, walang magkasya. Kasi otherwise, mabibili ko siya. Magugulo na naman ang utak ko. Ang ganda din ng sandals na to, kagalang-galang. Nung day off nga namin ni Dong, lumabas kami kasi may pupuntahan akong importanteng puntahan. Kaya sinamahan ako ni Dong. Nag-taxi kami doon papunta doon kasi nga walang ibang way kundi mag-taxi lang. Kasi medyo malayo sa bahay. Kung maglakad naman kami ni Dong, baka pagdating namin doon, mahimatay kami dalawa ni Dong. Sa sobrang init, around 2 PM pa naman yan. Andito na nga ako sa destination ko. Ako lang isa dyan. O 30 minutes lang ako dyan. At umuwi na din pala kami ni Dong pagkatapos doon. Ito na nga, trinay namin ni Dong maglakad pa uwi sa bahay. Medyo malayo pala yan, nakakaloka. Akala ko medyo malapit-lapit lang. Sabi nga ni Dong, gusto niyang mag-metro kami. Sabi ko naman, itry nating maglakad. Baka malapit lang siya. Pero nakakaloka. Ang layo pala niya. Sobrang init pa na pa ng panahon. At saka yung hangin, maitit din. Nakakaloka talaga. More than 30 minutes yata kami ni Dong dyan naglakad. Kasi nga, yung daanan, kung straight lang, sobrang lapit lang. Pero dito kasi paliko-liko siya. Bawal ka namang tumawid sa kahit saan lang. Dapat doon ka talaga sa tamang tawiran. Kasi otherwise, malaki yung fine. Isang basong pawis yata ang nasayang ko dyan sa paglalakad namin ni Dong. Walang araw dyan banda, pero mainit talaga ang hangin. Kasi mainit na kami. Soft drinks daw. Soft drinks. No, ayaw ko din na soft drinks. Bala ka mag-suffer. Kasabi kong mag-ano kami. Metro. Ayaw niya. Gusto niya maglakad. Ayan. Lakad. Lakad pa more. Naghanap nga kami dyan ng groceryhan kasi sobrang uhaw na that time. Naubos na yung tubig ko sa katawan. Gusto ko na nga ulit dyan mag-taxi. Kaso lang, wala namang kaming nakitang taxi dyan bandan. Feel ko tuloy nabawasan ako ng 2 kg sa timbang ko.